Kaswa lang ang kilos ni Bakube. Marahang umakyat sa tahanan ni Mang Angko. At pagkarating sa itaas, biglang nakaramdam ang binata ng pananakit ng katawan. Namanhid ang batok. Bigla siyang nahirapan sa paghinga. Nagreklamo ang binata kay Mang Angko. Ngunit ngumiti lamang ang matanda habang umiiling. Yan ang sinasabi kong poder sa paligid ng tahanan. Nag-anyong tao ka kaya nararamdaman mo na. Ay nako, talagang wala kang kaalam-alam sa mga poder, ano? Tibale ganito, sinabi ko naman sa'yo na biyasa ako, iho. At minsan tumutugis din ang aswang. Ang ibig sabihin lang, may kakayahan akong lumikha ng proteksyon para sa sarili ko sa pamamagitan ng dasal. Yung dasal na hindi mo maririnig sa simbahan. Maaaring magkasing kahulugan lang pero nasa ibang lengguahe. Ang tawag dito ay orasyon. Basta tiisin mo lang. O teka-teka sandali, tatanggalin ko na. O yan, dahan-dahan ha. Pawis na pawis ka o. Ayos na ba yung pakiramdam mo? Tanong ng matanda. Medyo lumuwag na po yung dibdib ko. Ganun po ba yung mga magaling sa kaalaman? Hindi po pala magiging madali para sa mga normal na aswang lang. Siguradong bibigay ka agad yung katawan nila. Pero nga po pala, balik tayo sa mga sinabi ko kanina. May mga tanong po kasi ako na gusto kong mabigyan ng kasagutan. Maliban pa po sa mga iba't ibang klase ng aswang. Ano po ba yung kakayahan ng bawat isa? At saka, meron na din po ba kayong nakaharap na gabuna noon? Tanong ni Bakube. Ay nako, marami na iho. Marami ka pang dapat malaman at maintindihan. Kung isasalaysay ko ang lahat sa'yo ngayon, baka abutin tayo ng umaga. Pwede bueno, sige, magsimula tayo sa gabunan. Alam kong may natuklasan ka na sa sarili mo. Ang gabunan iho, isang aswang na ginawang mga alaga noon ng mga hukluban. Alam mo ba kung anong hukluban? Ito yung kauna-unahang klase ng mangkukulam bago pa dumating ang iba. Galing din sa ibang lugar at napadpad lang dito. Kaya nitong gumawa ng iba't ibang likido, lason, gayuma at mga nakakamanghang makina. At katulad mo, ang lakas ng hukluban ay galing sa buwan. Kaya naman lumikha sila ng isang nilalang. Nilalang na kaya silang proteksyonan. Gamit ang mga kaalaman at ritual, nag-alay ng isang tao at ginawa itong halimaw. Ito ngayon ang kinalabasan. Isang lobo na pinaghalong tao. Likantro ang tawag sa ibang bansa. At sa atin naman ay gabunan. Lumaganap ang lahing gabunan eho hanggang sa maraming taon ang lumipas. Naging kasangkapan na din sila sa digmaan. At malamang, alam ito ng sinumang nakunan mo ng lahing gabunan. Malakas ang lahi mo. Sobrang lakas dahil sa taglay na bilis, talas ng isipan at pang-amoy. Literal na masasabing isang hayop. Lalong-lalo na alaga ng hukluban. Matatalino ang hukluban. Kung anumang meron silang kaalaman, kinakarga niya sa halimaw na katulad mo. Kaya mahirap tablan. Naiintindihan mo ba, eho? Pagpapaliwanag ng matanda. Ngayon palang nalaman ni Bakube na hindi lang pala basta-basta lumitaw ang lahing gabunan. May lumikha nito na isang mangkukulam. Mas lalong lumalim ang pag-unawa ng binata sa sarili. Nagtanong pa siya ng iba. Kaso umiling na si Mang Angko at sinabing sa ibang araw na lang. May ginagawa kasi akong preparasyon, eho. Sumakto namang dumating ka kaya medyo naabala mo ko. Nakikita mo ba yung mga nakalatag na yan? Mga gamit ko yan at kinakargahan ko ng dasal. Yung iba naman hindi na kailangan ng karga kasi may bisa na. Hayaan mo, kapag bumalik ka ulit dito, ipapaalam ko sa iyo ang lahat. At sasagutin ko ang mga katanungan mo patungkol sa iba pang aswang. Tatapusin ko lang to sandali, ah, huwag ka munang aalis. May sasabihin pa ako mabaya. Uwi ka ng matanda. Tumangulang si Bakube at pinagmasdan ang ginagawa nito.
Naging seryoso ang muka. Lumuhod at nakadipa ang dalawang kamay habang nakatingala. Ilang sandali pa ay inihipan ng matanda ang magkabilang kamay. Tinapik ang magkabilang balikat. Hanggang sa isa-isang dinampot ang iba't ibang klase ng bagay na nakalatag sa sahig. Pero ang namumukod-tanging nakatawag sa atensyon ni Bakube, yung tatsulok na gawa sa kahoy. Napansin niyang nagliliwanag ito at masakit sa paningin. Kaya naman binaling ng binata ang atensyon sa ibang banda. Dumungaw sa bintana at nakita ang napakaraming kopra sa ibaba. Isang oras mahigit nag-antay si Bakube hanggang sa nakaramdam siya ng antok. Sumandali siya sa dingding sa gilid ng hagdan. Hanggang sa ginising na lang siya ng matanda. Pero nang mga sandaling ito ay lagpas hating gabi na. Kanina pa kita gustong gisigin eh. Pasensya na sa paghahantay ah. Nga pala baka hinahanap ka na ng magulang mo. Siguradong mapapagalitan ka. Wika ni Mang Angko. Ay, grabe. Nakatulog na po pala ako. Sige po ah. Uuwi na po ako. Ay, teka lang po pala. Di ba may sasabihin pa po kayo sa akin? Tanong ni Bakube. Ay, oo nga pala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang pinaghahandaan ko ngayon, babalikan ko ang isang amaranhig. Matagal ko na kasing pinag-aaralan kung paano siya papatayin eh. At pag sumapit na ang susunod na araw, doon na matatapos ang aking debosyon. Handa na ang lahat ng gamit ko. Ito, tignan mo, iho. Ang trespekong arkanghel. Ang pitong arkanghel, iho. Nasilaw ka kanina, ano? Napansin ko kasi yun, eh. Kaya kita pinag-antay para sabihin na isasama kita. Gusto mong malaman ang iba pang patungkol sa mga aswang, hindi ba? Ito ang perpektong pagkakataon para sa'yo. Kung mabuti ang hangarin mo, makakayanan mo kong tulungan. Matagal na kasing namiminsala at naghahasik ang aswang na yon. Marami na ding sumubok na katulad ko pero, ayun, sinawing palad, karamihan namatay. Pagpapaliwanag ng matanda at hindi nakapagsalita si Bakube. Tumingin sa isang banda at inisip ang mga sinabi nito. Nabanggit ni Mang Angko na mabuti si Bakube. Kaya naman nakuha kaagad ng binata ang malalim na ibig sabihin nito. Hinihikayat siya ng matanda na maging tagatugis din ng aswang. Ang problema nga lang kapag pumayag siya, papano na lang kung malaman ng nanay? At isa pa, ayaw niyang madamay sa gulo. Matagal na nag-isip ang binata. Hanggang sa muling nagsalita si Mang Angko. Sinabi nito na kadalasan sa biktima ng amaranhig ay mga bata. Noong isang araw, may nabiktima na naman kaya tuluyan na siyang nagpasya na tugisin ito. Dito na nagkaroon ng malakas na kuryosidad si Bakube dahil meron din siyang kapatid na bata. Sumagi sa kanyang isipan na kung paano kung kapatid niya ang susunod na biktima. Nagbuntong hininga si Bakube. Tinitigan ng mga mata ng matanda. Babalik ako dito sa susunod na araw. Sasama po ako sa pagtugis ng amaranhig. Maaasahan niyo po ako sa gagawing hakbang. Wika ni Bakube. Ngumiti lang si Mang Angko at tinapik ang balikat ng binata. Wala nang ibang sinabi ang matanda maliban na lang sa mag-ingat sa pag-uwi. Halos madaling araw na nang dumating si Bakube. Naglakad lang siya dahil kung magpapalit muli ng anyo, mabubulabog ang mga tao sa lugar na mahimbing nang nagpapahinga dahil sa kahula ng aso. Ilang distansya pa lang ng tahanan, nakita niya si Nanay Basilia na nakatanaw mula sa beranda. Kinawayan lang ni Bakube at dumiretso sa likod ng bahay upang kunin ang iniwang damit. Hoy anak, halika nga dito, mag-usap nga tayo. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo ngayon, Bakube. Buong magdamag akong nag-antay sa pagbabalik mo. Hoy anak, huwag mo nang uulitin ito ha. Alam mo namang nag-aalala ako sa'yo eh.
Mabuti sana kung sinabi mo ang eksaktong oras ng pag-uwi mo. Ang sabi mo kanina, sasaglit ka lang eh. Amoy hagonoy ka pa. Parang taong gubat. Maghugas ka nga ng katawan mo at sabay na kayo ni Atoy na mag-agahan. Wika ng nanay ni Bakube. Hindi nakapagsalita ang binata. Napakamot lang ng ulo habang nakayuko. Muling naisip ni Bakube ang naging desisyon patungkol sa lakad nila ni Mang Angko. Magiging balakid ang nanay. Hindi niya alam kung ano ang irarason. At kung sasabihin niya naman ang totoo, mas lalong mag-aalala ito para sa kanya. Matapos makapag-agahan, nagpahinga si Bakube ng ilang minuto. Pagkatapos nun ay nagbihis na para sa eskwela. Hindi ramdam ni Bakube ang takot. Parang normal lang sa kanya ang lahat. Kasama niya si Atoy papasok ng paaralan. Nag-aaral sa sekundarya si Bakube ng mga panong ito. Mataas ang marka ng binata. At bukod sa matalino, matalas ang pandinig niya kaya kayang suriin ang kakalabasan ng bawat pagsusulit. Bagay na masasabing mapanlamang, pero hindi niya ito maiiwasan. Kahit anong iwas ng binata ay malalaman niya pa rin ang nakakubli sa paaralan. May nakilala siyang isang dalaga. Kaklase niya ito na itago na lang natin sa pangalang Carmen. Maganda si Carmen at palagi silang tinutukso ng mga kaklase dahil bagay silang dalawa. Hindi naman may pagkakailang may itsura si Bakube. Hindi sila malapit ni Carmen at ilag sa isa't isa. Kapwa nagkakahiyaan, pero alam ng binata na mabuti si Carmen. Kaso nga lang, paminsan ay weirdo ito. Bigla na lang natutulala sa isang banda habang nanginginig ang mga kamay at pinagpapawisan pa ang noo. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Bakube. Nagkataon sa araw na yun, kapwa sila naiwan sa loob ng kwarto. Sila ang naatasan sa isang programa sa eskwelahan na kailangang paghandaan. Nalalapit na ang linggo ng wika at gagawa ang dalawa ng isang mahabang talata. Napakatahimik ni Bakube. Si Carmen lang ang nagsasalita at nagbibigay ng ideya. Tango lang ng tango ang binata pero hindi makatitig sa mukha ni Carmen. Hanggang sa bigla na lang natahimik si Carmen at natulala. Hindi na bago kay Bakube ang mga kinikilos nito. Kaya hinayaan niya lang. Pero tinapik siya ni Carmen at nagwika nang, "Bakube, huwag kang magugulat sa sasabihin ko sa iyo ah. Aswang ka no? Na nakikita ko kasi sa mga mata mo. Maging ang nakatago mong itsura, alam ko rin. Pero hindi ako natatakot dahil nasanay na ako eh. Noon pa man alam ko na. Siguro mula pa ng elementarya, iba na ang tingin ko sa iyo eh." Wika ni Carmen at biglang nanlaki ang mga mata ni Bakube. Hindi nakapagsalita ang binata at kita sa mukha ang pagkabalisa. "Huwag kang mag-alala. Ako lang naman yung nakakaalam eh. Ako lang din sa kayo mga magulang ko yung may alam na may ganito kong katangian. Naipatingin ako sa isang manggagamot noon eh. At ayun, bukas daw yung ikatlong mata ko. Sana maintindihan mo kung bakit na lang ako biglang tumatahimik ah. Marami kasi kong nakikita na iba't ibang elemento eh. Dito sa loob at labas ng paaralan natin. Pasensya ka na ha, nabagabag tuloy kita. Balik na tayo sa ginagawa natin." Wika ni Carmen. Tumango naman si Bakube at sinabi nitong huwag ipagsabi kahit kay Nino ang nalalaman niya. "Hindi ko gusto maging aswang. Naiinggit nga ako sa inyo eh. Pero kahit ganito ako, hindi naman ako masamang tao." Wika ni Bakube. "Alam ko, dahil noon pa man tinitignan na kita. Kahit nga yung bahay mo saka mga kasama mo doon, alam ko kung sino eh. Gusto kong malaman kung masama ka pero hindi naman. At saka magmula ngayon, magiging bukas na ako sa mga kaalaman ko. May mga lihim ako eh, tapos sa'yo ko lang sasabihin ha. Total pareho naman tayong may kakaibang katangian eh."
wika ni Carmen. Hindi nagsalita si Bakube. Wala siyang maisip na isagot kay Carmen dahil nabalot siya ng kahihiyan. Pero alam niyang mapagkakatiwalaan ang kaibigan. Kaya tumangulang siya at itinuloy ang ginagawa. Paggawi ng tahanan ay hindi niya maalis sa isipan si Carmen. Idagdag pa dyan ang hakbang na gagawin nila ni Mang Angko. Nagulo ang isip ng binata. Tinitimbang niya ang lahat ng anggulo. Ang tanging sigurado lang siya ay sasama siya kay Mang Angko. Naisip ng binata na ito na muna ang uunahin bago ang lahat. Saka na siya makikipag-usap ng masinsinan kay Carmen. Ngunit kailangan niyang makaisip ng magandang dahilan. Dahil bukas na ang lakad nila ni Mang Angko at saktong Sabado at walang klase. Nang gabing yun, nagpaalam siya kay Nanay Basilia na aalis kinabukasan. Inirason niya sa ina na gagawa sila ng talata ni Carmen at pupunta sa bahay nito. Pero ang totoo, tutugis ng aswang si Bakube kasama si Mang Angko. Anay, baka gabihin ako ha. Hapon na ako aalis at huwag na din po kayo magpuyat. Uwi naman po ako nang nasa mabuting sitwasyon. Ayoko pong nag-aalala kayo sa akin habang may ginagawa ako eh. Hindi ako makapag-isip ng tama na eh. Maasahan ko po ba yun? Tanong ng binata. Gaya ng dati ay ngumiti lang ang nanay habang tumatango. Sinabihan siya na huwag nang magpaumaga. Laking tuwa ni Bakube ng mga sandaling ito. Niyakap niya ang ina at hinalikan sa noo. Kinabukasan ng hapon, dumating na si Bakube sa bahay ni Mang Angko. Napakatahimik ng lugar at parang walang tao. Naupo ang binata sa isang sako ng kopra. Naisip niya na baka nakaalis na si Mang Angko at hindi pa nakakabalik. Isang oras na siyang nag-aantay. Hanggang sa medyo dumilim na at hindi pa nagpapakita si Mang Angko. Nilamok na ang binata hanggang sa nakaramdam ng pagkabagot. Kaya naman umakyat siya ng tahanan. Sarado ang pintuan. Sumilip siya sa siwang at laking gulat niya nang makita si Mang Angko na nasa loob. Tahimik na nakaluhod sa sahig at alam ng binata na nagdarasal ito. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit hindi man lang niya naramdaman ng matanda na nasa loob ng tahanan. Malayo pa lang ay kaya ng maamoy ni Bakube ang isang tao at kaagad na matuntun ang isang lugar. Ngunit sa mga sandaling ito ay hindi niya masagap si Mang Angko. Ilang sandali pa ay tumayo ang matanda at nagsalita. Kanina ka pa ba nag-aantay? Eh bukas naman ang pintuan eh bakit di mo tinulak nang makapasok ka sa loob? Wika ni Mang Angko at hindi nakakibo ang binata. Pagbukas ng pintuan, pumasok siya sa loob at kita sa mukha ang labis na pagtataka. Tinanong niya ang matanda kung bakit hindi siya maramdaman. Yan ang bisa ng Trespikong Arkanghel. May malakas itong poder na kayang depensa ng katawan sa kahit anong bagay at pamamaraan. Kaya hindi mo talaga ako masasagap. Isang halimbawa ito ng malakas na sabulag na may halong kabala. Maliban na lang siguro kapag ginamit mo ang anyo mong gabunan, maiirita ka at mararamdaman mong may nagaganap sa loob ng tirahan ko, pero hindi mo ito matutukoy. Di bueno, handa ka na ba? Halika na! Medyo malayo pa ang lalakbay natin. Wika ni Mang Angko. Sumimangot naman ang mukha ni Bakube at nag-isip na baka matagalan sila dahil hanggang madaling araw lang ang naipaalam niya kay Nanay Basilia. Nagtanong siya kung gaano kalayo at saang direksyon. Sinabi naman ni Mang Angko na sa dulo ito ng Masbate, may lugar doon na may malaking ilog. Sa itaas na bahagi doon madalas nagpapakita ang Amaranhig. Tatlong lunsod bago makarating sa Esperanza. Naku, malayo nga po yan. Babiyahay po tayo, hindi ba? Pwede bang wag na lang tayo magsabay? Mauuna na lang po ako sa lugar. Mapapagalitan po ako ng nanay ko kapag natagalan ako eh.
Sa tingin ko, halos isa't kalahating oras po yung magiging biyahe, hindi ba? Wika ni Bakube. Naiintindihan kita. Bueno, pumapayag ako. Dumiretso ka sa isang lumang sementeryo doon sa lugar. Madalas doon nagpapakita ang amaranhig. Mauna ka na. Mas maganda yon. Magpaparamdam na lang ako kapag dumating na ako sa lugar. Wika nito. Lumundag sa bintana si Bakube paibaba. At habang tumatakbo, unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Naging gabunan at napakatulin. Nagpapalipat-lipat ng puno. Tatalon sa isang banda at kung saan-saan sumusuksok. Naiisip ng binata kung paano kapag dumating siya sa lugar. Maaring makaharap niya kaagad ang amaranhig. Hindi niya alam kung ano ang itsura nito. Sumasagi din ang katanungan sa kanyang isipan kung ano ang kayang gawin ni Mang Angko sa isang aswang. Napakabilis ni Bakube. Kung susumahin, kapag sasakay ka ng pampasaherong sasakyan, palikuliko at pahintuhinto pa ito. Ngunit sa kanya, diretso lang ang daan. Walang liko, walang hinto. Kaya mas mabilis siyang nakarating sa lugar. Ilang sandali pa, dumating na siya sa isang lugar at napansin ni Bakube ang karatulang may katagang placer. Ito na ang lokasyon. Kaunti lang ang tahanan doon sa lugar at magkakalayo pa. Napakatahimik ng paligid. Masukal na tila hindi napangalagaan at inabandona. Naglibot si Bakube. Nakakaamoy siya ng tao ngunit alam niyang nasa malayo ito. Parang lumang sementeryo yung lugar at saka wala namang kakaiba dito. Ano bang gagawin ko? Wika ni Bakube sa sarili. Lumundag siya sa isang mataas na puntod. Nilibot ang tingin sa kabuuan ng lugar. May nakikita pa siyang mga pagalagalang aso. Meron ding pusa. At parang may kinakalkal na libingan. Ilang sandali pa ay biglang nakaramdam si Bakube ng kakaiba. Lumakas ang pagkabog ng dibdib. Nagtayuan ang mahaba niyang balahibo. May tao sa malapit. Pero hindi niya matukoy kung nasa ang direksyon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin yung susunod na episode ng ating kwento at muli, kung gusto nyong i-upload na natin yung susunod na episode, yung episode 3, comment lang tayo ng hashtag episode 3. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na video. Paalam.